akin. First step para sa kagalingan ng sakit na to yan. It's a one-stop shop that heals all. Pag malinis ang iyong colon, healing starts with a clean colon. Itong hydrocolonics na sinasabi natin ay hindi lamang nag-iisa siya, kundi sinasamahan natin using food as medicine. So, paano yan? O kung sa nagtanong na ito, ay pareho din ang ating prescription para sa hypertension. Ano-ano ito? Iiwasan natin? Anong kailangan iwasan na natin? Kasi nga magkapatid nga yan eh, high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, fatty liver, magkakapatid yan eh. Mamaya kidney failure na, mamaya cancer na, yaan. Nakakaawa ang isang pasyente na habang dinadialysis, bulag pa pa, tapos putol pa yung, bulag pa ang mata. So parang nakakalungkot, di ba, na scenario. Huwag na natin marating yun. So habang may pag-asa, habang may hope, ma-prevent na natin ito. So, ano ang ating iiwasang pagkain sa nagtanong tungkol sa high blood sugar? Ay, pareho rin ito sa lahat, no? Pangkalahatan ng mga sakit. Iwasan na natin ang apat na A. Ano ito? Alak, asukal, asin, apat na paa, baboy, baka, at dalawang paa na chicken. So, avoid natin lahat yan. Bakit, no? Kasama nito kapag ikaw ay kumakain, iinom ng alak, may kasama itong pulutan. Siyempre, yung pulutan na yung mataba, chicharon, mga matatabang piniritong ganyan. Eh, lalong dahilan para magbarahan yung mga arteries at mag-inflame. Ayan, minsan hindi na sila, namamatay na sila ng nababangong at hindi na nagigising sa umaga. Yan ang nagiging dahilan nila, no? So, asukal, no? Anong matatamis, no, na asukal ay papataas ng cravings mo sa pagkain. Pag nag-crave ka sa pagkain, wala, nakalimot ka na sa lahat, no? Hindi ka masatisfied. Kakainin mo, uubusin mo lahat kahit na anong makita mong pagkain. Yun ang ginagawa ng matamis, no, sa iyo. Nag-crave ka, kaya tumataba ka na, lumolobo ka, nahihirapan ng nababalutan ng taba ang arteries natin. Ayan. So, ano-anong matatamis na ano kadalasan, mga ice cream, cakes, donuts, soft drinks, yan. Ang soft drinks ay may 15 tablespoons of sugar. Iwasan na natin yan. Tanggalin na natin. Uy, akala natin yung mga juices na pinapabaon pa natin sa mga anak natin, sa mga tetra pack, sa mga can, anything. Yun ay may tinatawag na high fructose corn syrup na cheapest sugar na inilalagay sa mga tetra packs na yan ay nakakadamage ng nakakadami sa ating mga organs. Ay wag na natin iinumin yan, ano? So, matatamis, maaalat, tulad na mahihilig tayo sa mga tuyo, patis, mga toyo, mga yaan. Naku, sausawan natin. Instant noodles. Bakit? Ang maaalat, nakaka-retain ng, ang asin ay nakaka-retain ng fluid. Pagka na-retain ng fluid, nahihirapan ang heart na mag-pump. So, ayan, mga chichirya, junk foods, naku, ang dami-dami asin yan. So, iwas-iwasan na natin. Ano pa? Mamantika. Yung mga mantika, mga fatty foods, ano, halimbawa, naku, magpapasko na, puro masasarap na pagkain sa ang mga hospitals ay mahirap na puntahan ngayon dahil sa COVID. Naku, nung wala pang COVID noon, punong-puno ang mga hospitals during holiday season, dami na heart attack at na stroke. So, para hindi tayo may stroke ngayong 2020, wag na tayong kumain ng maaalat, matatamis at mamantika. Ayan. Mm-hmm. Ate Merna, anong magandang mantika na gamitin? Okay. Ang mga magandang mantika na gagamitin ay tinatawag na hindi nag-change ng state. Ibig sabihin, hindi siya nagre-release ng free radicals pagka at high temperature tulad ng mga vegetable oil. Yan ay nagre-release yan. So, anong mantika ang dapat gamitin? Ito ay tinatawag na virgin coconut oil. Ito ay hindi nag-change ng state. Akala natin ng olive oil pag dahil siya ay safe sa ano lang siya, sa maganda siya sa dressing. Pang-dressing. Subalit pag siya ay ginamit na at high temperature, nag-change din siya ng state. So, ang talagang safe na gamitin ay yung virgin coconut oil na mantika. Mas safe pa sa atin, huwag na tayong gumamit ng mantika pag nagigisa. Tubig lang, igisa mo ang iyong bawang at sibuyas. Masarap na ang pagkain mo.
sa tubig lang, igisa mo siya. So pagka yung iba no, nagluluto ng sabaw, ipipirito pa yung igigisa pa, eh, sabaw na nga. So wag na tayo magigisa, magagamit ng mga oil. Kundi iwas mga oil, una-una matipid ka pa. Mahal din ng oil eh. Tubig lang ang gagamitin mo, walang bayad. O oh. Gisa mo yung bawang at sibuyas pag natutuyuan, dagdag ng tubig. Pag natutuyuan, hanggang sa siya ay mamula o mag-brown at siya ay pagtuloy mo yung iyong recipe. Tubig pa. Oo. How about canola oil, Ate Mirna? May information ka ba doon? Okay. Any oil na pag-aralan ko, any oil, no, canola oil, akala natin, ang mahal-mahal pa, ano pa ba, lahat ng klaseng oil. At flower oil. Flower oil, lahat yan na pag-aralan ko, na research ko na sila ay nag-change ng state at high temperature. Ibig sabihin, pag nag-change ng state, nag-release sila ng free radicals na siyang nakakasira ng mga ng mga cells natin. So, yun ay ating ina-avoid. At especially tayo mga Pilipino, yung at high temperature, nagpirito ka ng something, nagpirito ka ng isda, itatago pa natin yung mantika na yun, eh, gagamitin ulit natin, reuse. So yung kakagamit ng mantika at high temperature, pataas ang acrylamide level nito na nagre-release ng more free radicals. Ito ay cancer-forming, aside from cancer-forming, na nasisira niya ang nutrients sa ating mga pagkain. So dapat hindi nag-uulit ng mantika. Yes, Pero sabi mo nga, pwede naman palang mag-gisa using water. Yes. Masarap din. Oo. Tipid. Tipid na. Mahal kasi mantika ngayon eh. Tipid ka na. Healthy pa. Okay. So Ate Mirna, tuloy natin yung ating discussion. Paano mapababa ang mataas na blood pressure? Paano po nakakatulong ang juicing or smoothie? Okay, can you imagine, uminom ka lang ng 3 glasses of beetroot, uminom ka lang ng 3 glasses, bababa na yung blood pressure. At so ano itong meron dati sa juicing natin, ano? Subukan nyo muna, it's better to drink juice than medicine. Better. Ibig sabihin, pag ikaw'y tumataas ng blood pressure mo, subukan nyo, inom kayo ng kupas, carrots, carrots, upo, pipino, apple, sayote. I-juice mo yan. I-juice mo yan, ano, every hour, yung first day. Alam mo, bababa na agad ang blood pressure mo. O, yung sinabi ko nga na juice ka ng beetroot, 3 glasses lang, baba na agad ang blood pressure mo. So, change ka ng lifestyle, ano ang iwasan mo lahat ng na-mention kong mga pagkain na mga ibig sabihin, mga processed meat, mga baboy, baka, chicken. Iwasan mo kasi mataas ang chicken skin, yung ano skin ng manok. Ay nako, mabilis maka-heart attack yan. Mataas sa cholesterol. Madali sa kamatayan, malapit ka sa kamatayan kung mahilig ka sa mga skin ng chicken. So, iwas-iwas na natin ng animal protein. Saan tayo magpo-focus? We can use food as medicine. Saan tayo magpo-focus? Plant-based diet. Ano to? Ibig sabihin, mga gulay, mga green leafy vegetables, mahal ngayon ang, ano, hindi ko i-mentionin kong broccoli. Ang mahal-mahal na ngayon, 400. Mahal-mahal. So, pwede naman tayo mga umurahin lang dyan sa pechay, repolyo, mumura, hindi naman kamahalan kasi ngayon kasi nagbaha sa Cagayan, naapektuhan tayo, yung mga gulay, apektado tayo. So, ano yung mga green leafy vegetables? Dahon ng sile, dahon ng sayote, mura pa rin siya. Sa mga probinsya daw, 10 pesos lang yan eh. Isang bundle. So, yun lang, mag-focus lang tayo sa plant-based diet. Ang laging tanong sa akin, ano ang protein ko? Ang gagawin mong meat ay tofu, mushroom, yun ang ating beans, kidney beans, nuts, ano pa ba? Yaan ay mga healthy. So mga high fiber. So para mababa ang blood pressure nyo, focus tayo sa fruits and vegetables kasi ito ang tinatawag na superfood. Itong tinatawag na micronutrients, phytochemicals,
pampababa ng ating blood pressure. So, pag ginus mo pa siya, meron ka ng vitamins and minerals na parang inilagay mo sa katawan mo para kami IV infusion, marirelax lahat. High in nitric oxide. Ano yung nitric oxide? Dinadilate niya, pinalalaki niya lagusan ng ating mga dugo na dati nakakonstrict dahil na inflamed dahil sa mga toxicity kinain natin in the past na nagkukos ng mga bara. Niluluwangan niya, ayan. So yan ang nagiging dahilan kung bakit we can use food as medicine. Pag iniwasan mo yung animal protein na yan at nag-focus ka sa plant-based diet, ginagarantsyahan kita, you can reverse your hypertension in just 1 month. In just 10 days, actually, it takes our body to heal by itself in just 10 days. Kaya mga pasyente namin, in just 10 days, nako, ginagarantsyahan namin. Even kidney failure, ginagarantsyahan namin na talagang magbabaka nilang kaya.